All right, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another motivational rice content. At galit na galit po itong si Rendon Labrador kay Lea Salonga regarding dun sa nangyari nung nakaraang viral video niya na may tatlong fans daw na pumasok. Pumasok mismo sa dressing room. Sa dressing room mismo ni Lea Salonga. At na nakakayamot dito, mga ka-plastic, eh alam mo naman to si Rendon Labrador, isang characteristic na tao na sumasalungat siya sa mga ayon ng mga netizens. Kumbaga itong tao ito nagpapa-viral lang sa masamang paraan kung paano siya mag-commentarista o magsalita sa kanyang social media account. Hindi ko alam kung bakit dumadami pa pong fans nitong Rendon Labrador na to at ang laki na ng followers niya sa Facebook. Hindi ko alam kung bakit marami naniniwala sa taong ito Sa simpleng walang kakwenta-kwentang opinion niya. So panoorin natin yung opinion niya. At parang nakahiya rin, parang ako ilalagay ko yung sarili ko kay Lea Salonga kung paano siya mag-advise o sabunin si Lea Salonga sa kanyang video. Panoorin natin. Masasabi ko dito sa issue ni Lea Salonga, tama yung paliwanag ni Lea Salonga. Tama, no question. Kaso, mali, pangit yung body language. Napahiya yung tao napahiya yung fans mo Tatlo na lang sila, napahiya pa. Sus. Pwede mo namang i-cater muna dahil nandun na sa pintuan, nandun na ang lapit mo Tatlo na lang yun May picture ka, makihalubilo ka, tapos ang tamang gawin mo sana, pagsabihan mo yung EA mo, secretary mo, or security mong tatanga-tanga kung bakit nakapasok yung mga fans mo, kung bakit nakapasok. Dingid sa kaalaman mo, Rendon Labrador, may nagpaalam po yung tatlong fans niya dun sa co-producer na may connection kay G-Ton G. Ngayon, syempre, pinayagan. Hindi naman kasi makakapasok basta-basta yung fans ni Lea Salonga ng ganun-ganun lang. Siguro hindi mo pinakinggan yung video kung ano yung sinabi ng babae dun sa mismo kay Lea Salonga kung bakit siya nakapasok. Hindi sa dahil sa security, Rendon Labrador. Ano ka ba naman? Di kaya yata nanonood ng tamang video Baka ibang video pinapanood mo Pasok yung tatlong fans mo kung bakit napasok yung mga tao. Hindi yung tamang gawin. Ako nga kumakain ako sa restaurant. Merong fans na lumapit. Kumakain ako. Tinatawag ako para magpa-picture. Tumayo ako, pinagbigyan ko. After nun, nung nakaalis na yung mga tao, tinawag ko yung secretary ko, tinawag ko yung personal security ko para magsabihan. Sa susunod. Ayun. Kahit ikaw nga, nalulusotan ka ng fans mo, di ba? At the same time, hindi naman private yung pagkain mo sa restaurant. Iba kasi yung kaso kay Lea Salonga. Si Lea Salonga kasi, private dressing room. Pumasok mismo sa backstage. Nang hindi man lang inano yung permiso. Alam mo ang tamang paraan, mga ka-plastic, para ma-secured yung mga artista o yung mga sikat na singer. Nandun na tayo sa point na medyo may mali rin naman si bouncer at hindi niya kailangan mag-upa ng bouncer at security. Meron naman sa event. Bakit yung event na pinupuntahan niya, wala bang security yon? O ikaw nga, nalulusutan si Lea Salonga pa kaya nasa mas sikat sa'yo. Mayaya ka naman. Kung makapag-opinion ka, parang napakatanganan yung tao. Harangin mo. Susunod, pag kumakain ako, huwag mo ako. Sinong harang? Yung reference mo, Lea Salonga pa rin yung sinabihan mo Harangin mo. Si Lea Salonga pa rin yung kinakausap mo. Dapat ang term mo, harangin ng mga security mo. Tanga. Wait. Pwede naman yun Lea Salonga, tanda-tanda mo na, ganyan ka pa. Tapos pinigilan mo, dinala mo doon, ang lapit-lapit. Sino ba namang tao ang excited pang magpa-picture after mong ganunin? Nahiya lang sila sa'yo.
nakakainis kasi. Nakakainis na parang pinahiya mo yung mga tao eh. Pinahiya mo yung fans mo eh. Pinahiya? Tatlo lang po yun. Huwag ka mag-alala. At mas mahiya naman yung fans niya dahil alam mo kung bakit. Wala siyang permiso. Obvious naman na mas bastos yung mga fans niya na tatlo na yon. Para lang mayroon siyang may flex sa social media account niya. Kailangan pa niyang picturean o videohan nang walang consent. Sino mas bastos sa kanilang dalawa ni Lea Salonga, mga kaplastic? I-comment ninyo kung sino mas bastos sa kanilang dalawa. Diba, yung mga fans niya na wala man lang consent, binidyoan niya. Kaya nakita yung attitude ni Lea Salonga na siyempre sino namang tao na, kahit ikaw nga nagagalit, diba, pinagsabihan mo yung ano mo, diba? Yung nasa restaurant ka, pinagsabihan mo na paigtingin yung security. Kung ikaw nga nagagalit eh, si Lea Salonga pa kaya? Alam mo, mga kaplastic, wala na sa ulog yung mga paliwanag ni Rendon eh. Bagas, gusto lang naman nito mag-ingay sa social media. Ewan ko ba, daming pinatulan nito pero nadadaan kasi sa kasikatan kaya hindi pinapatulan ng mga sikat din eh. Hindi pa kasi nakakatikim ng demanda to eh, kaya matapang. Sa bagay, kahit mademanday naman to si Rendon Labrador, ay makakaya naman niyang bayaran yan, di ba? Pera-pera lang naman sa batas eh. Diba? Nagsisihin mo dun yung security. Oo. Yung secretary mo or your bodyguard mo or yung bouncer kung yo, bakit sila nakapasok. Kung sila yung pagsabihan mo, wala naman silang alam eh. Ang alam lang ng fans, mapuntahan ka dahil excited silang makita ka, gusto nilang makakuha ng picture sa'yo. Yun lang ang alam nila. Wala. Pero lingid sa kaalaman mo, mali pa rin yun. Diba? Private property yun eh. Nasa loob ka ng dressing room ng tao eh. So, ibig sabihin, wala silang permiso doon. Ang mali lang talaga, naging maluwag sila sa security. Pero ganun pa man, meron kasing nagpalakad sa kanila. Yung co-producer nga, di ba? Kaya nga, yun nga, ipinaliwanag naman yung co-producer nila eh. Na ipinasok yung tatlong fans ni Lea. Pero unfortunately, hindi muna nagpaalam yung co-producer nila na mayroon darating tatlong fans para magpa-picture. Siyempre, nabigla yung tao eh. Abala-abala na ikipag-usap dun sa lalaki, diba? Nakita mo naman sa video. Tapos ikaw nagmamagaling ka. Kung ikaw nga, napasukan ka ng fans eh, sa restaurant eh, nang walang permiso. Ikaw pa, siya pa kaya na mas sikat sa'yo? Ikaw, galanggam lang yung kasikatan mo kumpara sa kanya. Mas veterano pa sa'yo yun si Lea. Tingnan mo, sa sobrang veterano niya kahit galit siya, nakipagpicturan pa rin siya sa fans dun sa mga lang sa bungad ng likod ng stage siya. Nakipagpicturan. Para maiwasan na rin yung mapicturan yung kanyang dressing room. Diba? Private property pa rin yun. Pero matigas yung mukha ng bakla na yun, kaya binidyoan pa. Napiling niya siya ang VIP, sikat na. Eh, pag alam mo naman mga Pilipino eh, kapag nakakapagpa-picture ng isang sikat, eh piling na niya, sikat na rin siya. Wala naman nagbago sa kanya eh, ganun pa rin naman siya eh. Mas lalong naging walang ya siya. Eh, huwag mo namang kampiyan yung fans ni Lea Salonga na parang ini-spoil mo yung tao. Kung ikaw nga nagagalit eh, tapos ikaw nag-spoiled ka ng tao, pero ikaw nga binastos ka rin ng fans eh, habala kang kumakain sa restaurant nagpapapicture sa'yo, diba? Hindi mo rin nagustuhan yung ginawa sa'yo, diba? Sana maging maunawain ka as a social media influencer na intindihan mo rin yung kalagayan ni Lea. Pero hindi eh, nagsasalungat ka sa topic para gusto mo lang maging maingay lang talaga sa social media. Yan lang talaga yung nakikita ko kay Rendon. Alam sa security mo, tandaan mo yan. Ang
makakaintindi lang yan yung grupo mo, yung production, secretary mo, security mo, sila yung dapat mong pagalitan, sila yung pagsabihan mo para hindi na maulit. Sorry po. Diba, nakaka-turn off kasi na nandyan ka na sa kasikatan, kilalang kilala ka na, hindi mo pa alam gagawin mo sa sarili mo. Ipag-teacher ka muna, tapos kapag nakaalis na sila, tawagin mo kung sino man in charge sa security mo. Sila yung pagalitan mo kung bakit nakapasok yung mga tao. Kasi sila yung makakaintindi nun. Okay? Yung mga fans mo na gusto lang ay makasama ka, hindi nila maiintindihan yun. Tandaan mo yan. Hindi, naiintindihan yun. Common sense na lang. Kaya nga nag-sorry yung bakla dun eh. Diba nag-sorry siya, nangingi siya ng pasensya dahil nakabala siya. Huwag ka namang maging tanga, panoorin mo naman ng maigi yung video. Huwag ka mag-imbento ng mga salita mo dyan. Rendon Labrador. Ewan ko sa'yo. Habang tumatagal, nagiging mapural na yung utak mo eh. Sumikat ka lang naman sa motivational opinion mo eh. Tapos yan na, nagiging mapural na yung opinion mo. Diba? Tapos tinawag mo pang matanda na eh. Ad hominem ka rin eh, no? Masyado kang ad hominem, Rendon. Kasi ano eh, minsan kasi tatanga-tanga tayo. Pinapaliwanag natin sa tao yung mga information na hindi nila kailangan. Hindi nila maintindihan yung kahit anong gawin mo. Ang makakaintindi nun, yung security mo, ang tanda mo na hindi mo pa alam yan. Mahilig kayo magpahiya eh. Kayong mga celebrity kayo, feeling entitled kayo. Pare, nakita mo ba yung video? Di ba hindi naman siya namahiya? Ano ba yung nakita mo sa video, di ba? Siya nga napahiya eh. Pinagsabihan niya yung fans niya na hindi allowed magpa-picture sa loob ng dressing room. Sus, Mario, si Rendon, ano ba talaga yung nasa utak mo, maporol na? Hindi ko alam kung saan nanggaling yung utak mo. Rendon Labrador, alam mo naman siguro, ikaw ay isang sikat na. Huwag naman sana maging tanga-tangahan. Mario, sip naman oh. Pagkat sikat na kayo, pagkat akala nyo walang sisita sa inyo, magagawa nyo na kung ano yung gusto nyong gawin. Wala akong pakialam sa inyong lahat. Yun? Kaya kayo nalalaos dahil ganyan yung mga ugali ninyo. Feeling entitled kayong lahat. Ano nga ugali dun? Panood, iba yata ang video na panood mo, Rendon Labrador eh. Ano ba yung napanood mong video? Anong ugali pinakita ni Lea? Diba? Wala naman. Nainis lang siya, na frustration lang siya. Kasi nga, kahit sino namang sikat na Poncio Pilato, ay magagalit talaga sa pangyayari. Hindi naman niya alam eh. Tama ka dun sa opinion mo na dapat sisihin yung mga security. Pero yung time na sabihin mo na wala siyang sa tamang pag-iisip na para sabihin mo na galit siya ng ganun sa mga fans niya. Hindi eh. Nabigla yung tao eh. What the hell? Ba tong opinion ni Rendon? Iba yata ang video yung napanood niya. Ayaw ko lang makakita sa internet ng taong naaapi. Ayaw ko lang makakita ng mga taong pinatapakan. Sympathy? Hindi porket celebrity kayo, hindi porket mataas yung narating nyo, ay magagawa nyo na yung gusto ninyo. Tsaka huwag nyong hilingin na irespeto ko si Lea Salonga. Wala akong pakialam kung ano yung narating niya. May respeto ko yung mga achievements niya sa buhay, yung grind niya. May respeto ko yun. At hindi ko nire-respeto sa kanya ay yung attitude niya, yung ginawa niya sa mga tao. Mali yung decision making mo. Kung mag-event ka kasi, siguraduhin mo may budget ka sa tamang security at tamang manpower. Huwag ka mag-event ng cheap. Okay? Pag-cheap talaga, yun talaga yung mangyayari sa'yo. Sorry ah, nahiya naman si Lea Salonga sa'yo. Actually, hindi naman kailangan niya mag-provide ng bouncer eh. Nasa event na lang yun. Automatically, lahat na mga nasa event na pupunta mo, may mga bouncer yan, security. So, hindi niya kailangan gumastos ng security. Obligasyon yun ng isang event na pupuntahan niya. At hindi niya kasalanan yun kung nabigla siya sa nangyari na bakit may fans na pumasok sa dressing room niya. Di ba?
Hindi ko alam kung anong utak nito ni Rendon Labrador eh. Ay, sorry na lang tayo. Mag-sorry na lang tayo kay Rendon Labrador. Nakakaya naman po sa kanya eh. Kasi napaka-professionalism niya mag-opinion eh. Parang nakakaya yung opinion mo eh, no? Parang nahiya na lang kami sa'yo na dapat mag-adjust pala si Lea Salonga. Siyempre, sino man ang tao mabibigla, di ba? Hindi mabibigla sa nangyari. At illegally na nga siyang kinuha ng video eh. Dapat magalit ka sa fans ni sa Lea. Di ba? Dahil hindi nga niya alam na binibidyoan siya eh. Pwede nga siyang kasuhan dun eh. Sa ginawa niya eh. Di ba? Without consent. Di ba? Privacy yun. Kahit sinong tao, kahit ikaw, pag ginanyan kita sa dressing room mo, matutuwa ka ba? Common sense na lang, Rendon Labrador, ewan ko kung may utak ka pa ba o wala eh. Baka yung motivational rise mo, hindi nakakapagpatalino eh. Eh, ganun pa man, wala naman tayo magagawa, ganun talaga. Hanggang dito na lang ha, aking opinion. And this is me again, Big Sir. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Combid Commentary Video ng Video Livestream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.